Magluto naman tayo ng chicken. Mami! Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Chicken breast, sariwang noodles, pechay bagyo. Kailangan din natin ng nilagang itlog, ng karot, ng dahon ng sibuyas, ng bawang, crush ko lang ito, ng paminta, at ng asin. At syempre, kailangan natin ng more chicken cube. Bukod dito, gagamit tayo ng tubig at ng mantika. Ito yung kumpletong listahan ng mga sangkap. At kung handa na kayo, mag-umpisa na tayo. Una natin iluluto yung chicken breast. Ilalagay ko lang yung chicken breast sa isang cooking pot. At hindi pa natin ito naiinitan, ha? Pagkatapos niyan, kunin na natin yung sibuyas. Ang gamit ko ay dilaw ng sibuyas. Pwede kayong gumamit ng puting sibuyas. Ilagay lang natin dito. At pagkatapos niyan ay kumuha na tayo ng tubig. At ilalagay lang natin yung tubig dito sa ating lutuan. At papakuluan lang natin itong manok. Yung tubig na nilagay natin, yun yung magiging broth o yung magiging sabaw ng ating chicken mami maya-maya lang. Once na managay na natin lahat ng tubig, i-turn on na natin yung heat dito sa ating stove. At para mas mabilis na kumulo yung liquid, takpan lang natin itong ating lutuan. Sa oras na kumulo na yung tubig, ang gagawin ko ay ibabaliktad ko lang itong manok. Ilalagay ko lang yung part na maraming laman sa ilalim para mas maluto ito kagad. At para mas maging malasa itong ating chicken mami, meron akong ginagamit na ingredient na talaga naman nagpapasarap dito. Ito yung Nor Chicken Cube. Hindi lang yung nagpapasarap, binibigyan pa niya ng buong-buong lasa ng manok itong ating chicken mami. Ituloy lang natin ang pagpapakulo in medium heat ng 40 minutes. At habang pinapakuluan natin yung manok, i-prepare naman natin yung tostadong bawang. Ito ay gagamitin nating topping maya-maya lang kapag ready ng mami. Ilagay ko lang yung bawang na nakrush ko na sa isang saucepan at naglagay lang din ako ng mantika. Pagkalagay ng mantika, i-turn on lang natin yung apoy. At pagkatapos niyan, ay dahan-dahan nating lutuin yung bawang habang umiinit yung mantika. Ginagawa ko to para nang sa ganun hindi kagad masundog yung outer part ng bawang. Dahil kapag inuna nating initin yung mantika, yung outer part ng bawang maluluto agad, pero yung loob, hindi pa ganun ka-crunchy. Ang gusto nating ma-achieve dito ay maging medium to golden brown yung kulay ng bawang, at pagdating naman sa texture, yung outer part crunchy na, at yung loob dapat crunchy rin. Ayan, at pag nakita na natin na medyo okay na yung bawang, medium brown na yung kulay nito, pwede na to. Kukuha lang ako ng kitchen sieve, at sasalain lang natin yung bawang. At eto na yung nasala natin na bawang. Yung garlic oil o yung mantika na ginamit natin sa pagprito sa bawang nandito sa bowl. Pwede pa natin gamitin yan sa ating mga future recipes. Itatabi ko lang yung bawang. Ngayon naman, i-prepare na natin yung noodles. Kahit na fresh noodles ang gamit natin, kailangan pa rin natin itong lutuin kahit papaano. Nagpakulo ako ng tubig dito sa isang maliit na cooking pot. Pagkalagay ng noodles, lutuin lang natin ito ng 1 minute. Ganyan lang kabilis. At pwede na natin itong banian lang ng mainit na tubig, okay na yan. Pagkatapos ay i-discard na natin yung tubig o i-drain natin at i-arrange na natin yung noodles sa isang serving bowl. At this point, ay luto na yung ating chicken breast. At malasang malasa na yung sabaw nito. Para makumpleto na yung lasa, titimplahan lang natin to. Maglalagay lang tayo ng ground black pepper. Pwede kang gumamit ng ground white pepper. At ng asin. At pwedeng-pwede kayong gumamit ng patis. Haluin lang natin. Pagkatapos niyan, tatanggalin natin itong manok. Ipapa-cool down natin. Tinanggal ko lang sa buto yung manok o pinaghiwalay ko yung buto. Isa-slice ko lang ito para maiba. At pwede rin ninyo itong ishred o pilasin. Okay, so nasa sinyo. At ngayon, ready na to. Itatap ko lang itong ating sliced na chicken breast doon sa noodles na nilagay natin sa isang serving bowl. Isama na natin yung mga gulay at yung itlog. At para makumpleto na itong ating chicken mami, ilagay na natin yung mainit na broth. Para mas masarap, lagyan natin ng dahon ng sibuyas. At syempre, huwag nating kakalimutan yung niluto natin na tostadong bawang. O ayan, ready na to.
Ito na ang ating chicken mommy. Tara, kain na tayo!